hindi. Imposible bang nangyari? Sorry, oh. Pero sa baril ninyo nang galing, malang tumama kay Katrina. Baka na lang ito ni Katrina! Pusito na lang mo kayo magpaliwanan. Kaira! Nagpatid ka lang ngayon sa eskwela. Huwag mo na alalahanin! Senyora! Senyora, sasama po ako. Huwag! Huwag! Tawagin mo aking attorney. Masunuli mo siya agad sa pisito. Opo, Danilo! Dada lang, ha? Diyan. Tanghali na! Maglilinis at magluluto ka pa! Pero Vanessa, may sakit pa ako. Ang dami mong arte ah! Magaling ka na, di ba? Wala ka ng lagnat. Naghahanap ka lang ng dahilan para takasan mo lahat ng trabaho mo dito. Pero hindi ko pa talaga kaya. Pwes, kayanin mo! Kahapon nga ako naging didalhat dito eh. Sigurado ako magkakalit na naman si Mang Julio pag nalaman niya to. Wala akong pakialam. Malapit na akong makaalis sa lunggang to. Tatakas ka? Ang dami mong tanong ah! Inisin mo na nga yan! At magsayang ka na! Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Marami ka pang trabaho kaya bilis-bilisan mo pagkilos. O baka naman gusto mong itali ulit kita sa labas ha? Gagawa ako ng paraan dahil malaya na si Mami. Pwede na akong sumama sa kanya. Hindi na akong makakatiis sa lugar na to. Alam mo, dapat ako lahat ang gumagawa niyan. Okay lang yan, Mila. Mila nga ba? Oo. Kahit man lamang sa pakonti-konting ganito, masuklian ko ang kabutihan sa akin ni Federico. Mila? Hmm? May itatanong sana ako sa'yo. Paano napunta si Michelle dito? Ay, naku. Mahabang kwento. May nang hold up noon kay Federico. Masamang tao. Ay, nagkataon na nandun si Michelle. Tumulong. Pero basta siyang nabaril sa ulo. Si Federico nagpagamot at nag-alaga sa kanya. Pero nang magising si Michelle, wala na siyang naaalala sa nakaraan niya. Alam mo, mabuti din naman yung nangyaring nanto si Michelle. Malaki ipinagbago ni Federico. Pinagbago? Ay, naku, hindi ko yata dapat nasabi yun. Bakit? May gusto ba si... May iba bang nararamdaman si Federico para kay... Pinagchichismisan niyo ba ako? Hi, good morning. Pasensya ka na, meron lang akong tinatanong kay Mila na hindi ko matanong sa'yo. Baliwala yan. Ikaw ba nag-prepare niya? Oo. Naku, sana magustuhan mo. Mukhang masarap ah. Si Marisa, gising na ba? Marisa? Si Michelle! Sorry, akala ko. Marisa, parehas kasi niya. Pero, alam mo, yun din ang pangalan na sinabi ni Paolo eh. Kay Michelle, yung sinabi, yung napupuhay pa si Paolo, yun din ang pangalan niya kay Marisa. Kay Michelle, sigurado ako, Marisa. Nanay Mila. Ay. Pasensya ka na, Katrina, kay Nanay Mila. Muntik na akong madulas. Pero parang may tinanda ako si Federico. May alam na.
siya sa katauhan ni Marisa. Hindi kaya akong pinaglalaro ni Federico. Kamusta na kaya si Lola Corazon? Lalong hindi ko mapapayagan itong pumasok si Rina kung mapapahamak si Lola Corazon. Sana naman walang masamang nangyari sa kanya. Boss, pwede po ba magtanong? Marie! Ate Abel! Ate Bebeng! Pinuntahan ka namin talaga dito dahil alam namin na enrollment mo na. Si Rina, ba't hindi mo kasama? Sa Doña Corazon? Masama po kasi ang pakiramdam ni Rina. Si Lola Corazon, hinuli po ng mga polis. Ano? Bakit? Ano nangyari? Siya po kasi ang tinuturo ni Tita Katrina na bumaril sa kanya. Ha? Nanay Mila, sana maintindihan niyo ako. Ayoko nang may maungkat pa tungkol kay Paolo. Magtatalunan pa ba natin to? Federico, akala ko ba kaibigan mo si Katrina? Kaibigan ko nga ho! Eh kung ganun, bakit kailangan may itago ka pa sa kanya? Isinalo mo na rin lang siya dito sa bahay na to. Tinira sa iisang bubong. Ano naman ang masama nun? Kung malaman niya ang lahat, malay mo naman. Makatulong pa siya sa paghahanap mo sa totoong pagkatao ni Michelle. Basta Nanay Mila, si Paolo nga ang nakakaalam ng tunay na pagkatao ni Michelle. Maski tayo walang alam tungkol sa nakaraan niya. Pero si Paolo rin ang dahil lang kung bakit muntik na mamatay si Michelle. May tatago ko lang ang nakaraan ni Michelle. Itatago ko para maprotektahan siya. Magagamit pala talaga kita, Mila. Pero mukhang wala talagang alam si Federico sa nakaraan ni Marisa. Well, at least kung totoo lahat ito, safe ang tayo ko. Katrina? Michelle? Ayoko makulong, Atty. Baka nalat ito ni Katrina. Pinakamahinang ebidensya ang gunpowder. Parang sa akin ang guwandis at barila, sinasabi nilang ginamit ko. Wala naman doon ang fingerprints mo. Pero siya, ako ang tinuturo niya. Bakit? Ikaw ba ang bumaril sa kanya? Hindi! So, anong kinakatakot mo? Bigyan ng motibo? Ikaw na mismo nagsabi na set up ang lahat ng ito. May demanda ka na rin sa kanya. Sigurado akong ginagawa niya lahat ng paraan para mag-urungan kayo ng demanda. It will be your word against her word. Pero paano? Kung maniwala sa kanyang korte. May demanda ka rin sa kanya. Pero paano? Kung ako lang ang makunong? Posible. Malalakas ang mga witnesses natin. Attorney, wala na sa atin si Rolly. Nawawala siya. Ayaw niyang tumistigo. We have to find him and drag him to the court. Pero paano? Kung hindi natin siya makita. Then, that's the time to negotiate. Sing ka na ba lang siya? Para sa'yo. Ha? Excuse me. Hello? Talaga? Salamat, Hepe. Sino ngayon ang mas mautak sa atin, Corazon? Araw mo noon, araw ko ngayon. Federico? Nakakulong na si Corazon. Pinagpapayaran na niya lahat ng ginawa niya sa akin. Kailangan ko muna umuwi sa Quezon para sa kabuuan ng aking demanda. Pirmahan mo na yung withdrawal slip para wala tayong problema.
baka gusto mong magutom tayo pare-pareho dito. Pero mamo na! Bakit? Hindi mo rin naman ako pinapakain eh. Mamatay naman tayo pare-pareho. Tigas ang ulo mo, ha? Gigil. Vanessa, tama na yan. Uy, gusto mo ba unahin ka namin? Ha? Eh, papatay niyo rin naman ako eh. O di, sige. Pero wala ko yung makukuhang pera sa akin. Tayo yung magutom. Pinag-init mo talaga ulo ko, no? Pinag-init mo ulo ko, no? Pirma mo na yan! Hindi ako pipirma! Tay, paano na tayo? Punta ako si Katrina. Pero, nasa Manila si Mami, di ba? Uuwi yun, lalo na't may kaso si Corazon. Magbabantay ako sa mansyon. Pero kailan pa yun, Tay? Huwag ka nga makulit, Vanessa! Basta't bantayan mo na lang ito, huwag kong pakainin! Punta ako na mansyon. Tigas ka eh. Alain mong nabaligtad ang sitwasyon ni na Katrina at Corazon. Noon pa man, naniniwala na akong walang magandang gagawin si Corazon. Matagal mo na bang kakilala si Doña Corazon? Oo. Kapit siya dati ni Papa. At siya ang sumira ng pamilya namin. Kahit pa man ganun sa akin si Mama, pagdating sa bagay na yun, siya pa rin ang kakampihan ko. Dahil nakita ko kung paano niya pasakitan si Mama. I'm sorry. Bakit ba sila ang pag-uusapan natin? Ang importante, katabi ko lang ang taong pinaka nagpapasaya sa akin. Puro ka biro. Hindi ako nagbibiro. Mamahalin mo ba ako kahit malam mo yung iba pa sa nakaraan ko? Pareho lang tayong may masamang kahapon. Ikaw ang magandang ngayon. Sabihin to. Pero matagal ko na itong pinag-isipan eh. Michelle. Will you give me the honor of becoming my wife? Iba na talaga mapera, no? Kanina ka lang dinampot. Ngayon, malaya ka na. Ni hindi ka man lang nakipagpiesta sa mga preso. Kaya ko magpiansa. Kahit gaanong kalaki. Ano kailangan mo? Wala naman. Nungungumusta lang. At saka, gusto ko lang ipaalam sa'yo na nandito lang ako sa mansyon. Kung kailangan mo ako makausap. Nag-uusap na tayo. Ayoko namang sa telepono lang. Hindi mo man lang ba bibisitahin o kukumustahin ang sugat ko? Hindi ako may kagagawan yan. Alam ko. Pero hindi yun ang pagkakalam ng lahat. Sige. Pupuntahan kita. Marunong ka talagang bumuo ng araw ko, Corazon. Basta intayin mo. Huwag mo lang akong paghihintay na matagal, ha? Bye. Masyado ba ako mabilis na bigla ba kita? Pasensya ka na. Alam mo kasi, nung mula nung dumating ka sa buhay ko, nabaligtad ang mundo ko, nagkaroon ng magandang kulay. Eh, alam mo, Michelle, hindi ko na matatago talagang ganun kita kamahal eh. Sana maintindihan mo, pero talagang... Kahit sa simbahan, sabihin mo lang. Yes! Yes!
Magbis ka! Magbis ka! Punta tayo sa Quezon. Pakikita ko sa intitira nating mansyon. Yung pagpapalakayan natin ng mga mumunting Michelle at saka Federico. At ibabalita ko sa buong bahay. Makasal na kami! Ano ka ba? Kaya sa mga kapitbahay. Sabihin na rin natin kay Katrina, we will celebrate. Come on, let's go! Amoy mo pa lang, alam kong nandiyan ka na. Mabuti naman at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko. O kaya na, hindi kita nakalimutan. Personal pa kitang tinawagan. Gusto mo ng alak? Hindi na. Ayaw ko magtagal dito. Pag-usapan na natin kung anong dapat natin pag-usapan. Wag, nag-i-enjoy pa ako. Matagal din ang itinigil ko sa loob. Ikaw nga. Mukhang hindi man lamang nasayaran ng reha sa mga kamay mo. Dahil, ano naman talaga ang nababagay doon? Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Babagsak ka rin doon. Lalabas na lalabas ang katotohanan. Hindi mo matatakasan ang kasamaan mo, Katrina. Natakasan ko na ka. Kaya ka nga nandito, hindi ba? Huwag kang magpakasiguro. Corazon, isa lang naman ang gusto kong gawin mo. Gumawa ka ng paraan para hindi matuloy ang demanda mo sa akin. At hindi ko na rin itutuloy ang demanda ko laban sa'yo. What do you think? Yung bang akala mong ipunta ko dito? Itutuloy mo ang demanda. At kung sabihin ko sa'yo, mabubulo ka sa bilangguan. Mauna ka. Nagmamatigas ka! Ni pampiyansa ko. At kung pampiyansa man lang ang pinag-uusapan, ganong kakaban tatagal ang kaso natin? Isa, dalawa, lima, sampung taon? Ganong katagal gusto mo makipaglaro? Sigurado ako masusurprise si Katrina. Hindi tayo na-expect ngayon. Siyang sa araw. Ang ganda pala. Alam kong magugustuhan mo rito. Salamat, Federico. Lahat ibibigay ko sa'yo. Thank you.